Handa ka na bang tuklasin ang hiwaga at misteryo na bumabalo sa mundo na? Kababalaban! Ang anak ni Rina, SPG. Ang kwentong ito ay mula sa ating magaling na writer na walang iba kundi si Grand Metallic. Ano mang bagay o pangyayari, pangalan ng tao man o pook na magkahawig sa totoong buhay ay sadyang nagkataon lamang. Umpisahan na po natin ang ating kwentuhan. Huwag magpatangay sa paghahangad ng laman upang hindi ninyo sapitin ang nangyari kina Jimbo at Elmo. Palagi nating tandaan na walang utang na hindi pinagbabayaran. Ipinanganak si Rina na may kakulangan sa pag-iisip. Subalit hindi mahahalata ang kapansanan niyang iyon kung hindi mo siya kakausapin ng matagal at kung hindi siya tinatanong ng mga bagay na hindi abot ng kanyang kaisipan. Marami ang nagsasabi na kaya siya ganun ay dahil may nagkagustong engkanto sa kanyang ina at hindi nagkaroon ng katuparan ang pag-ibig ng kakaibang nilalang. Kaya inalagaan siya hanggang sa mga oras na iyon. Madalas kasi siyang nagsasalita kahit walang kausap at kung minsan ay nawawala siya ng matagal. At kapag nakauwi siya ay sinasabi niya na may malayo siyang pinuntahan na napakagandang lugar. Huwag kang aalis ng bahay, Rina. Baka kung saan ka na naman mapunta at mag-alala na naman ng iyong inang. Bilin ni Aling Lopez sa anak. Nay, sasama ako sa inyo. Parang batang maktul ni Rina. Kung pwede nga lang ay isasama kita. Kaya lang ay hindi maaari. Dahil mapupuyat ka at hindi ko sigurado kung kailan ako makakaubos ng mga paninda ko. Hirap ang kaloobang sabi nito. Dito ka na lang sa bahay, apo, para may kasama naman ako. Sabat ng kanyang lola Isabel na kanina pa nakikinig sa pag-uusap nilang mag-ina. Magluluwas kasi ng kalakal si Aling Lope. Iyon na ang naging hanap buhay nito, magbuhat ng mamatay ang kanyang itay. Ihahatid ko na lang ho kayo hanggang sa truck. Pagkatapos ay bigyan na lang ninyo ako ng pera at bibili ho ako ng candy at chicharon sa tindahan ni Aling Melay. Nakasimangot na wika nito. Sapagkat matagal na itong nagluluwas ng kalakal sa Divisoria, pero kahit minsan ay hindi pa siya nakakarating sa lugar na iyon. Ibili mo rin ako ng titina. Nakangiting sabi niyang kanyang lola na ang tinutukoy ay sigarilyong pangmatanda. Tumango lang siya at pagkatapos magbili nito sa kanyang lola ay sabay na silang lumabas sa bahay ng kanyang ina. Malayo pa si Rina sa tindahan ay dinig na niya ang ingay ng mga istampay na nag-iinuman. Sigurado ang dalaga na naruroon na naman ang kinaiinisan niyang si Jimbo at Elmo. Ang hindi niya alam ay siya na ang paksa ng usapan ng dalawang siga. Talagang napakaganda ni Rina. Humahangang sabi ni Jimbo habang hinahagod nito ng tingin ang buo niyang katawan. Pare, nakadamit si Rina. Huwag mo siyang tingnan na parang nakahubad at nakabuyang yang ang pinto ng kalangitan. Nakangising bulong ni Elmo dito dahil baka sa mga mata nito ang matinding paghahangad sa kanyang mura at sariwang katawan. Anong magagawa ko kung wala siyang suot na damit sa aking panaginip? Ngising sagot naman ng kaibigan nito. Dinig na dinig ni Rina ang usapang yun, ngunit hindi abot ng kanyang kaisipan ang mga kahuka ganon. Kaya hindi niya napansin ang mga ito.
Aling Melay, pabili ho ako ng candy, chicharon at titina. Magalang na sabi ni Rina sa may-ari ng tindahan. Heto na ang binibili mo, Rina. Umuwi ka na agad bago pa masira ang ulo ng mga demonyong nasa paligid mo. Wika ni Aling Melay na ang layunin ay mabigyan siya ng babala. Nasaan ho ang demonyo, Aling Melay? Nagtatakang tanong niya sa tindera, sabay linga sa paligid. Basta, umuwi ka na, huwag kang lalabas ng bahay ninyo. May diing sabi ni Aling Melay. Palibhas ay kulang sa pag-iisip, kaya ipinagkibit-balikat niya ang mga sinabi ng matanda. Parang batang paslit siyang umalis, natuwang-tuwa dahil sa mga pagkaing dala na paborito niya. Wala siyang kamalay-malay ni sinusundan siya nila Jimbo at Elmo. Kung nandito lang yung kaibigan ko, ay matutuwa rin yun. Marami kaming pagkain na mapagsasaluhan. Wika niya sa sarili. Nagulat si Rina nang bumulaga sa kanyang harapan sina Jimbo at Elmo. Gusto mo bang maglaro, Rina? Humihingal sa pananabik na tanong ni Jimbo sa kanya. Ayoko, sagot ni Rina kay Jimbo dahil inis siya dito. Sa akin, Rina, gusto mong makipaglaro? Nakangising tanong ni Elmo habang hinahagod ng makahulugang tingin ang kanyang kabuuan. Ayokong makipaglaro. Hinihintay na ni Lola Isabel ang sigarelyo niya. Inis na sabi niya bago nilagpasan ng dalawa. Bigla siyang hinawakan ng mga ito sa dalawa niyang braso. Pagkatapos ay sa pilitin siyang kinalagad patungo sa madawang na lugar. Dahil sa ginawa ni na Jimbo at Ilmo ay nabitawan niya ang kanyang mga binili. Sabi ng ayaw kong makipaglaro sa inyo eh. Bitawan ninyo ako. Kung ayaw niya, isusumbong ko kayo sa nanay at Lola Isabel. Galit na banta niya sa dalawa sapagkat hindi niya alam na may masamang balak ang mga ito. Parang walang narinig ang mga ito. Sa halip ay mas lalo pang binilisan ang pagkalatkad sa kanya patungo sa kasulok-sulukan ng kadawagan. Nagpumigla siya upang makawala sa mahigpit na pagkakahawak ng mga ito. Ngunit walang laban ang kanyang lakas sa lakas ng dalawang lalaki. Makikipaglaro ka sa amin kahit na ayaw mo. Nanlaki ang mga matang wika ni Jimbo sa kanya bago siya biglang niyakap. Bilisan mo, Jimbo! Bitin na ako! Ang malakas na sabi ni Elmo habang nilalagyan niya ng takip na panyo ang kanyang bibig. Nanlaki ang mga mata ni Rina dahil hindi niya alam kung anong klaseng laro ang ginagawa nito. Hindi niya gusto ang mga huling ikinikilos nito dahil parang kakaiba ang kanyang nararamdaman. At dahil sa nararamdaman niya yun, ay mabilis niya itong itinulak bago siya bumanat ng takbo. Ang akala niya ay magagawa na niyang layuan ang dalawa. Subalit nagkamali siya. Mabilis na nadakot ni Elmo ang kanyang damit at agad itong napunit. Kitang-kita niya nang manlaki ang mga mata ng mga ito nang makita ang mayaman niyang dibdib na agad niyang tinakpan ng kanyang mga kamay. Kulang man ang kanyang pag-iisip ay dama niya na hindi na maganda ang nagaganap. Gusto niyang umalis, subalit hindi niya alam kung papaano siya makakatakas sa mga ito. Hindi ko na kayang pigilin ang sarili ko, Rina. Mababaliw ako kapag hindi ko maangkin ang iyong kasalanan ngayon. Humihingal na wika nito bago siya niyakap at dinuhapang ng mainit na halik. Nang tangkain niyang tumakas, ay sinuntok siya nito sa kanyang sikmura. At nang madama niya ang sakit
ay agad siyang nawala ng malay. Alalang-alala si Aling Isabel kay Rina. Gabi na ay hindi pa rin umuwi ang kanyang apo, kaya hindi siya mapakali. Balak sana niyang lumabas ng bahay para hanapin ito, nang bigla na lang ay bumukas ang pintuan. Nanlaki ang kanyang mga mata at nanindig ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan nang makita ang lumulutang nitong katawan na walang malay. Dahan-dahang pumasok sa loob ng bahay ang katawan ni Rina na nakabalot sa tuyong dahon ng saging. Biglang nagsara ang pintuan na muli niyang ikinagimbal at lalo pa siyang nahintakutan nang kusang lumapag ang katawan ng kanyang apo sa papag na kanilang higaan. Matapos iyon ay may isang tinig na nagsalita at halos himatayin siya sa takot dahil wala namang ibang tao roon maliban sa kanilang dalawa ni Rina. Ang magiging anak ni Rina ang maghihigante sa kanyang kaapihan. Wika ng tinig na iyon. Bunga ng labis na sindak ay hindi nakakilos si Aling Isabel. Bunga ng labis na sindak ay hindi nakakilos si Aling Isabel sa kanyang kinatatayuan. Mahabang sandali ang lumipas bago siya natauhan at ganoon na lang ang kanyang paghihinagpis matapos mahulaan kung ano ang nangyari sa kanyang kaisa-isang apo. Lola, ang sakit! Lumuluwang daing na rin sa kanya nang magkamalay ito habang kanyang pinupunasan. Konting tiis na lang apo. Maya-maya ay mapapawi na ang sakit na nararamdaman mo. Nahahabag na sabi niya rito habang inihahanda niya ang pinakuluang dako ng bayabas. Sina Jimbo at Elmo ang nanakit sa akin, Lola? Sumbong nito sa kanya. Umiiyak niyang niyakap ang apo, bunga ng sobrang habag na nadarama para dito. Huwag kang mag-alala, Rina. Makakaganti rin tayo sa kanila. Tiimbagang sabi niya rito, kahit ang totoo ay hindi niya alam kung ano ang gagawin para maipaghiganti ang sinapit nito. At dito na po muna natin puputulin ang ating kwentuhan. Mga langga, abangan po ninyo ang susunod na bahagi ng kwentong ito na pinamagatang Ang Anak ni Rina. At sa ating sender na si Grand Metallic, maraming salamat po sa pagtitiwala at pagbahagi ng iyong talento dito sa ating channel. And now, let's do our shout out. I just want to say hi, thank you and God bless. Kila, Kaiser Fernandez Pinka, Team Muscles Dart, Jane PR, Pedro Tampos, Silent Misery, Marjon El Kamatura, Bobby Ong Suenco, Sweet Lady Sintino, Minday Maurin. Shoutout din po, sabi ni Minday Maurin, Kila, Celia, Sara, Hana, Sachi, Aiko, Jona, Gadgia, at sa asawa ko, Mario Maurin, mga anak ko, sila Raquel, Baby Lynn, Jason, Leanne, Bert, at Utoy. Sa mga kapitbahay din daw po ni Ma'am Minday Maurin, maraming salamat po sa pagkikinig. At pati na po sa mga taga-Bakery na sina Marlon at sa lahat ng Bakery Boys. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagkikinig at pagsuporta ng channel na ito. Hi, thank you and God bless din po. Kila Winter Jew, Jew Anthony Ventura, Reggie, Aris Girl Perez, Jersel May Grijaldo, Queen Takutan, Philippines. Mga langga, paki-visit and subscribe po ng channel ni Boss Queen Takutan, Philippines. Pasensya na po kayo, medyo nabubulbul ako.
Hi, thank you and God bless din po. Kila Michael Marquez, Mary Grace Jimurin, Nayara Dredin, Baron the Ghost Hunter. Mga langga, paki-visit din po and subscribe yung channel po ni Boss B kung gusto po ninyong makapanood ng mga ghost hunting experience nila. Ellie Cabiloso, Sandy Gazuna, Zenit Verga, Erwin Batilis, Geraldine Rinalda, Trupang Gala, Arnel Gakuya, Yureski Esquilona. Hi, thank you and God bless din. Kila Goy Drapas, German Marasigan, Jordan Gabiaso, Chris De La Cruz, Maris Advincula, Mariel Estuesta, Hani Canendo, Juan Kirim, Cristina Valera Santiago, Teresita Cerroni, Rowena Diaz Velasco, Cyril Malabs, Cleo Figuer, Tim Muscles Darth, Jercel May Grijaldo, Bani Ariban, Huroko Moto kay Boss Ma'am Karamina at sa kanyang lalabs na si Boss Geraldon, Rodisa Riolio. At sa lahat po ng ating mga silent listeners, maraming salamat po sa walang sawang support ang inyong binibigay dito sa ating channel. And of course, sa ating mga bagong subscribers, welcome po sa ating channel. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo at huwag pong kalimutang i-hit ang notification bell para maging updated din po kayo sa mga bagong kwentong ating ibabahagi. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga langga, keep safe and God bless! Peace out.